Yo, what's up? Nagising ako kanina. Sabay, nakita ko sa newsfeed ko. Mga kaibigan ko naging babae. What? Sus, Ginoo. Gamit yung ano ba yun? Face app. Pero bago natin pag-usapan yan, pag-decisionan ko na pala na palitan yung pangalan ng channel natin. Sarken TV. Kasi masyado ano eh. Pangalan pa lang. Ang international na eh. Ayan kay Ma'am Weng. Cherweng, shoutout sa iyo dyan. Salamat sa mga tips. So, sabi niya nga, kung hindi ka pogi, munang ipilit. Nice. Tulad nito. Diba? Na-lockdown eh. Na-lockdown po tayo, so hindi po natin mapaayos to. Paano na? Wala na akong makain. Wala akong kumita. Diba? May iya ako ba? Stop it. Get some help. Pero ganun pa man, seryoso. Mag-subscribe kayo kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Mang Kanuto TV. Parang Mang Kanor. Pero, titingnan natin. So, ginawa kong pangit talaga yung sarili ko kasi medyo nakakasawa na rin yung ano ka, heartthrob ka. Nanasan ko naman na yun nung araw eh. So weird. Papaliwanag lang natin dito sa tawag dito sa video natin na to. Yung pwedeng maging Riz. May buwang talaga. Riz. Yung mga magiging problema pa. Panoorin nyo yung video na to. If you say yes, yun, medyo delikado yun. Kasi hindi natin alam kung ano niya gagamitin ito, saan niya sa store to. And possibly, baka nga maging cause or maging dahilan ng pagkakaroon ng identity theft. Hindi natin alam, ginagamit na pala yung mukha natin sa advertisement or some malicious intent na ginagawa nila. Ang payo ni Ms. Roselle, kung gusto pa rin gumamit ng app at i-share ito sa ibang social media app, kung gusto mo siyang i-share yung product for you result ng iyong application, capture screen mo lang. Pwede mo na siyang screenshot and then yung mismong yun ang pwede mong i-share. Easy to say no pag alam mong masama. Pag ginawa mo yun, hindi lang naman yung sarili mo sinasaktan mo. Hindi pati yung pamilya mo. Protektahan nila yung sarili na sila mismo lumayo dun sa tukso. Wag. Wag mong subukan. So, narinig nyo na yung maaaring pwedeng negatibong epekto ng paggamit nito, no? So, once you allow the app to access your photos. Once you allow the app to access your photos. Oh my God! Wow! Marami silang pwedeng paggamitan nito. At baka yun ay ikasama ng user. Kaya pinapaalalahanan lang po natin na mag-ingat-ingat po tayo lalo sa ganitong sitwasyon na halos lahat ay nakatutok sa kanilang mga gadgets. At syempre, ang Pilipino kapag patok yan, gagawin niya yan. Kung anong uso, trending, gagawin niya yan. So nauso nga itong FaceApp, which is maganda naman talaga siya kapag ginamit mo based na nakikita ko. Pero dapat alam din natin yung mga risks kasi baka mamaya magulat ka. Bakit may ganito, ganyan, ginamit sa ganito yung pictures ko. Hindi natin ipapakita dito sa vlog natin yung mga sample. Kasi, I respect the Data Privacy Act. No? So yan ay mahalagang malaman po natin. Na
hindi, sabi nga eh, di ba? Huwag nating ipaglalandakan yung ating mga information, di ba? Sa social media. Maraming mga ano diyan. Maraming mga may hindi magandang intention. Pag nagamit 'yan laban sa iyo, baka magsisika sa huli. Wala naman lagi sa una ang pagsisisi ayon nga sa mga ayon sa kasabihan. Paano masabi? So, ingat-ingat po ulit. Maraming salamat po. Kung kayo'y makikinig, mas maganda. Kung hindi, nasa inyo yun. Desisyon nyo po yun. Wala po tayong magagawa dyan. And don't forget to subscribe. Kung hindi ka pa nakakapindot, pindutin mo na to. Ayan. Ayan, pindutin mo na yan. Subscribe and hit the notification bell. Notification bell. Ulit. Hit the notification bell para lagi kang updated sa mga gagawin pa natin mga bagong video. By the way, yung sa Q&A po, hintay-hintay lang po kayo kasi inaayos ko pa siya kung paano atake kasi marami ng mga nagtanong. At napakadaming tanong, haba masyado yon. So gawin natin part 1 and part 2. Unahin natin yung mga naunang nag-comment dun sa ating post na Q&A. Thanks so much. Bye!